pananaginip patungkol sa mga insekto. Number 1. Pananaginip ng bubuyog. Ang bubuyog ay sumisimbolo sa mga bagay na may kinalaman sa kayamanan, pagkakaisa, pagkamalikhain, magandang swerte at kaligayahan. Ang mga putakte sa panaginip ay sumasagisag din sa iyong taos-pusong pagtatrabaho. Ang iyong pagsusumikap ay magdudulot sa dulo ng matamis na resulta. At kung ikaw naman ay nakagat ng bubuyog sa iyong panaginip, ito ay nangangahulugang may mga taong merong lihim na tampo sa iyo o di kaya ay mali ang interpretasyon nila sa iyong pagkatao. Number 2. Pananaginip ng langgam. Ang langgam ay simbolo ng kasipagan, pakikipagtulungan at industriya. Ang pagtaas ng mga aktibidad sa iyong negosyo ay inaasahan. Sa negatibong aspeto naman, ang langgam ay sumisimbolo sa mga maliliit na bagay na gumagambala sa iyong isipan. Number 3. Pananaginip ng isang maitim na gagamba. Kung nakakita ka ng itim na gagamba, ito'y isang babala na may sigalot na paparating sa iyo at ng iyong karelasyon. Ito'y marahil ay may nararamdaman kang galit o puot sa iyong partner o nasasakal ka na sa inyong relasyon. Number 4. Pananaginip ng paro-paro. Ang paro-paro sa panaginip ay tanda ng mahabang buhay, pagkamalikhain, pagmamahalan, kagalakan at kabanalan. Ang paro-paro ay tumutukoy din sa iyong pangangailangan upang makapag-asawa. Kung nakakita ka ng dalawang paro-paro sa iyong panaginip, ito ay kumakatawan sa pagmamahalan ninyo ng iyong kabiya. Magkakaroon kayo ng mahaba at masayang relasyon. Kung hindi mo naman mabilang ang paro-paro sa iyong panaginip, ito ay nagpapahiwatig sa paparating na paglago o asenso mo sa iyong buhay. Kung nakakita ka naman ng patay na paro-paro, ito ay sumisimbolo sa iyong mga pangarap na hindi mo pa naaabot. Number 5. Pananaginip ng isang alupihan. Kung nakakita ka naman ng alupihan sa iyong panaginip, ito'y nangangahulugang hinahayaan mong iyong takot na maging hadlang sa iyong pag-asenso at pag-abot sa iyong mga pangarap. Kinakailangan mong mag-isip ng mga positibong bagay upang malagpasan ito. Number 6. Pananaginip ng ipis. Ang ipis ay simbolo ng dumi o maduming bagay. Kinakailangan mong linisin ang mga madudumi o masasama mong ugaling na kasanayan. Panahon na para sa isang pagbabago. Huwag mo nang hintayin lumala pa ito. Number 7. Pananaginip ng kuto o pulgas. Ang kuto o pulgas sa panaginip ay nagpapahiwatig na may isang tao na susubok na manipulahin ang iyong mga desisyon sa buhay. Ito'y isang babala at dapat mong pag-isipang mabuti kung hahayaan mo na lang siyang kontrolin ka at ang mga desisyon mo sa buhay. Number 8. Pananaginip ng langaw. Ang langaw ay sumisimbolo sa dumi at kahalayan. Maging pisikal man ito o emosyonal, ang langaw ay isang indikasyon din na may karamdamang dadapo sa iyo o sa iyong pamilya. Kung nakakita ka naman ng langaw na makulay, ito'y sumisimbolo na kamatayan. Ito'y maaaring pisikal o metaporang kamatayan. Marahil ikaw ay may pagdadaan ng napakalaking pagbabago sa iyong buhay. Number 9. Pananaginip ng lamok. Ang lamok sa panaginip ay nagpapahiwatig na may iilang sitwasyon sa iyong buhay na magpapahina sa iyong enerhiya. Kung pinatay mo naman ang lamok sa iyong panaginip, ito'y nagpapahiwatig na malalampasan mo mga balakid patungo sa iyong tagumpay at kasiyahan sa buhay. Number 10. Pananaginip ng alakdan. Ang pananaginip na isang alakdan ay isang simbolo na may nararanasan kang sakit at puot sa iyong nilalakbay na landas sa iyong buhay. Ang alakdan sa panaginip ay simbolo din ng pagkamatay at muling pagkasilang. Marahil ay may sigalot kang mararanasan pero sa huli ay ngingiti pa rin ang haring araw sa iyo. Huwag niyo pong kalimutang pindutin ang aming subscribe button at notification bell para ma-notify namin kayo sa tuwing may bago kaming video. This is Mr. Y. Maraming salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay.